pagbibigay ng suporta para sa mga jeepney driver na apektado po ng POV modernization ay sinusulong ni Senador Bongo. Hindi rin niya pabor ang senador sa total phase out. Narito ang report. Sa kabila ng dalawang araw na malawak ang tigil pasada ng mga transport group, inihayag ni Senator Christopher Lawrence Bongo ang kanyang pakikiisa sa mga jeepney driver. Hinimok din niya ang pamahalaan na gumawa ng hakbang na susuporta sa mga apektado ng Public Utility Modernization Program sa bansa. Nilinaw ni Senator Go na hindi siya tuto sa modernization program, pero dapat anya ay bigyan ng sapat na suporta ang mga tradisyonal na jeepney operators. Maganda naman po ang may dudulot ng modernization program. Sa long term po ito. Pero ngunit para sa akin ngayon, karamihan po sa mga drivers ay may binubuhay po at pinapakain. Iginiit din ng senador na halos lahat ng mga jeepney driver ay isang kahit isang tuka at hindi kayang bumili ng mga bagong sasakyan na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Kadalasan po sa kanila, ang napapansin ko sa mga ating jeepney drivers, kung ano lang yung kinikita nila ngayong araw na ito, sakto lang po yun sa boundary for that day. Hindi naman po yan nag-iipon ng pera para ibili po ng mga bagong jeepney. Ayon pa kay Senator Go, dapat ay pakinggan ng pamahalaan ang mga alalahanin ng mga apektadong sektor at kilalanin ang paghihirap ng mga jeepney driver, lalo na sa panahon na ang bansa ay patuloy pa rin lumalaban sa pandemya. Para sa akin, bigyan muna natin ng palugit, enough time ang mga jeepney drivers natin na makapag-adjust at makapag-comply po sa modernization program natin. Iminungkahi rin ng senador na dapat ay tulungan ng pamahalaan ang mga individual jeepney operator na bumuo ng isang kooperatiba o tulungan sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng financial assistance para sila ay makabili ng bagong sasakyan. Binigyang diin din ni Senator Go ang kahalagahan ng mga tradisyonal na jeep sa bansa. Para sa akin, pag walang jeepney po ang Pilipinas, walang jeepney sa Cubao, walang jeepney sa Rodriguez, ay para po wala na tayo sa Pilipinas. Dahil nasa kultura na po natin ang paggamit ng jeepney. Wala pa ako sa mundong ito, nandiyan dyan na yung jeepney. Hanggang ngayon, nandiyan dyan yung jeepney. Maaari niya isubsidize ng pamahalaan ang pagsasaayos sa mga tradisyonal na jeepney. Basta't napapakinabangan sa halip na tuluyan itong i-phase out. I am not for total phase out po ng mga jeepney. Kung kaya pang patakbuhin at safety po, safe pa yung sasakyan, i-preserve po, ayusin, i-refurbish, at ipakondisyon ika nga ang sasakyan, yung jeepney.